ano ba ang magandang gawin bago magpakain dito sa manok namin? Ano ba yung mga ginagawa namin? Pero bago yan, ishare mo muna yung video na to dahil mamimili ako ng mananalo ng tagwa 1,000 pesos. Kaya ishare mo na. Siyempre yung pong pinakauna na ginagawa namin dito, no, ay dapat na-prepare nyo yung feeds nyo. So kami dito, nagmimix kami ng feeds eh. So meron kaming Bimig Essential, Cheek Booster, meron kaming Integra 4000, may Duck Layer, may Hammered Corn, at saka Crack Corn. Yun yung mga ingredients namin dito sa ginagawa naming feeds. Yung preparation namin dito, no? So, sabi ko nga, 2 to 3 times a day, nag-refill kami ng tubig dito para fresh na fresh yung ating inuman ng ating mga manok. Kasi gusto ng manok natin, no, yung malinis na tubig. Yan. Kahit meron pa mga stagnant water dyan, kapag mayroong malinis na tubig, dun po talaga sila iinom. So, yung pinaka-ano namin dito, pinaka-technique, no, si Papang ginagamit niya ng sponge, no, para malinisan yung mga lupa. Kasi kahit nasa taas yung inyong tubigan, tapos yung mga manok natin, merong lupa talaga kasi nga tumutuka din sila sa lupa, ay syempre dumidikit dun sa kanilang tuka. No? At kapag uminom sila, madudumihan din. So ganitong technique nito, yung PVC pipe, sobrang dali lang po. No? Kaso nga lang, yung PVC pipe na to, no, medyo makapal yan. At gumastos ako dito ng nasa mga almost 800 pesos per PVC. Yan. No? Yun po yung gastos natin, kasali na po yung mga pandikit, no, at pampatanggal ng butas. Yan. No? So fresh na fresh na tubig. Ganitong PVC, isang balde yung kayang ano nito, kayang ilagay na tubig dito sa isang PVC. No? So yung mga manok natin nagiinom na. Ito yung mga ginagawa namin bago kami nagpapakain. No? Napaka-importante ng tubig para hindi po sila mabulunan. Kapag nabulunan yung manok nyo, pwede yung mamatay. Linis ng tubig. Dito din sa kabila, oh. Umiinom yung mga manok natin dahil nga napakalinis ng tubig. So, kapag nagmamanok kayo, mag-refill tayo ng tubig na 2 to 3 times a day. Yan, para talagang sure natin na malinis yung iniinom ng mga manok natin. Yung isa pa naming preparation, halimbawa, no, tapos silang kumain, and napapansin nyo yung mga automatic feeder nila, katulad dito, no, kasi nga naka-open na range tayo dito. Yan, so yung ginagawa din namin ni Papang dito is binabagsak namin yung automatic feeder. Yung purpose nito, no, ay para matapon yung mga lupa, no, na napupunta kapag kumakay kayo yung ating or kumakahig yung ating mga inahin or mga rooster, mga manok natin, no. Minsan kasi napupunta doon sa kanilang automatic feeder. So, katulad nito. Yan. Yan, meron ganito, no. So, yan tinatapon namin. And kapag umuulan, no, hindi mababasa or hindi mag-stagnant yung tubig sa loob ng aming automatic feeder. No, ganyan kasimple. At syempre, sabi ko nga, no, kapag nabasa yung pagkain ng ating manok, ay pwede pong madaling mabulok, no, or madaling mag-molds kasi nga basa, no, kahit anong pagkain naman siguro. Yan, dito na rin si Papang sa ating breeding pen number 1 sa mga native chickens natin. Yan. Bago kami napapakain, no, ay chine-check din namin na yung itlog nila, kung meron pa bang laman yung mga pugad. Yan. No, at saka yung mga iba na nangingitlog sa lupa, kinukuha namin yung itlog. Yan. Yung purpose kasi noon, minsan kapag nagpapakain kami, ay naghahabulan na yung mga manok natin, no? Or malakas pong tumakbo. So kapag naapakan nila yung itlog, kasi sama-sama pa naman sila tumatakbo, mababasa yung itlog. Yan. So yun din yung purpose namin, dahil nangongolekta kami ng itlog. And after pagkain nila, yung magsisilbing hapunan nila, no? Kasi twice a day lang naman tayo napapakain, umaga hapon lang. Yung hapon natin na pag-harvest, no? After dinner or last nila napakain, yan, after that is mag-harvest naman ulit ng itlog. Kasi minsan kapag busog na busog yung manok natin, minsan may nangingitlog sa kanila, no, ng mas early. Minsan nga gabi may nangingitlog pa. Yan. So ganyan itong estilo sa pagmamanok. At wala naman masyadong trabaho dito.
yun lang dapat talaga, maganda yung patubig and pagkain na binibigay natin sa kanila. On time po dapat.